Jab ni Ali yun. Itong amateur ako. Yan yung ginagamit ko. Ali. Ang galing ko ng amateur. Hindi makatama sa akin yung kalaban. Unang laban ko. Jab-jab lang. Papa! Papa! Sabay tinamaan ako. Ayawa na. Hindi ko kaya mag-boxing. Hanggang forma lang si Bad Ratelis. Pero yung totoong boxing, wala sa atin yan. Ang sakit eh. Eh, schoolboy complexion ako. Ayoko. Bakit si Manny Pacquiao sinasabing awkward? Kasi yung suntukan ni Pacquiao, Bruce Lee, di ba? Ganto si Bruce Lee, oh. Yun yung Bruce Lee move yun eh. Yung nagaya ni Pacquiao, kaya hindi siya technical as boxer. Pero technical siya as kung fu fighter. Yeah, Bad Ratelis, Manny Pacquiao. Hinahamon ko lang si Manny Pacquiao. One on one kami sa basketball. Pagbalik mo, Manny, one on one tayo, Bad Ratelis, sa basketball court. Pacquiao, turman niya Rica. Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Saan man panig kayo ng daigdig na aron ngayon, no? Pasensya na kayo, may mga gumagawa yata rito sa kapitbahay namin. Ang sarap pagpawisan. Pawis na pawis tayo, okay lang. Hindi tayo pinagpawisan dun sa ginawa nating Ali Shapol. Pinagpawisan ako pagkatapos nun, kumain ako ng marami. So, saan man panig kayo ng daigdig. Marami ang pag-uusapan na balik na naman tayo sa 4 days before yung actual fight ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao versus Kit Thurman. Eto, medyo pasensya na kayo, medyo sinasabayan lang natin yung ingay, no? Okay, so gaano kahalaga yung laban na to ni yung gaano kahalaga si Kit Thurman? Nung una, sabi ko, bakit naman si Kit Thurman pa? No? Yung mga balikan lang natin nung nag-announce si Manny Pacquiao, dapat dumirekta na siya kako kay Errol Spence. Total, nagkahamunan na sila. Tsaka, kaya rin naman niya. Ganon din naman yung effort kako. No? Yung, kumbaga yung reward, masikat kako si Errol Spence kaysa kay Kit Thurman. Tapos, yung reward, mas malaki syempre. No? Tapos, nagkataon naman na yung risk factor pareho lang naman. Kaya sabi ko, dapat si Errol Spence na total 1 or 2 fights na lang naman nalalabi kay Manny Pacquiao. Ano ba yung naroon sa ano ko? Sa salamin. Reflection. Teka muna, ayusin muna natin. Okay, balik tayo, no? Yung sinasabi ko. Pero nung katagalan, unang press conference pa lang, ba, grabe pala tong ginawa ni Thurman, no? Kaya sabi ko, ang galing din ng Al-Haymon. Kaya may aabangan ka pa, di ba? After nito ni Kit Thurman. Kasi nung kay Broner, akala ko si Broner na yung pinakamadaldal na na boksingero makakalaban ni Manny Pacquiao, eh. Yung pala, mas madaldal to, no? Tsaka yung walang ganong epekto, hindi tayo nanabik. Katulad ng pananabik natin na durugi ni Manny Pacquiao tong si Kit Thurman. No? So, eto lang kasi yung tanging boxer na napakarami talagang ginawang pang-insulto. No? Siya may pinaka nakaka-excite kasi gustong-gusto mo nang talunin siya ni Manny Pacquiao. Kasi nga, sa dami ng mga pang-insultong ginawa na, no? Ginawa nitong mamang ito sa ating pambansang kamao. Siya lang yung tanging dumisrespekto, no? Very disrespectful. Bakit ba? Ay, yung salamin. Nagmumoist. O, wag na nga muna itong salamin. Kasi, dumidilim. Siguro yung pawis ko. Okay.
ang galing nung alahay mo. Nakikita natin, hindi siya nagsasalita, hindi katulad yan ni Bob Arum, tsaka si Eddie Hearn na andadaldal sa ano. Talaga nagpo-promote sila literal na mga boxer nila. Pero si Alhaimon, behind the scene, hindi mo nakikita. Pero ang ganda ng kinalalabasan ng pagpo-promote niya, no? Yun yung pagkakaiba. Eh, ang tagal kasi natin nakikita si Manny Pacquiao kay Bob Arum, eh. Kaya akala natin ganun lang yung mga promoter, no? Pero kakaiba pala to. Kaya pala, halos lahat ng boxer ngayon gusto kay Alhaimon, no? Tapos, ang laki pa magbigay ng ano. Yung talagang kita ng boxer. Okay, so ang galing din ng play-up ni Kit Thurman ng pagiging kontrabida dito sa, ano, ayoko na nga magsalamin, dito sa Pacquiao Thurman na to. Ang galing nung ano, pagiging kontrabida niya, talagang galit na galit ang mga Pacquiao fans. Kaya talagang manunood, no? Mas dahil, sa tingin ko lang ha, mas magaling pa siya kay Floyd Mayweather tsaka kay Broner na magbenta ng laban. Kasi yung dalawa, tingin ko yung si Floyd Mayweather tsaka si Broner mas ano eh, parang mas scripted yung kanilang mas unnatural. Samantalang si Kit Thurman, mas natural na mukhang demonyo talaga yung mga pinagsabi yung. Tapos walang nagsasabi kay Pacquiao niya, i-crucify kita, i-retiro kita. Yun yung nagpainit ng ano, no, ng sabi nga ni Pacquiao. At saka hindi natin nakikita sa lahat ng face-to-face, pinagtatawanan lang ni Pacquiao. Natatawa lang siya sa lahat ng kalaban niya. Pero eto, nakikita mo yung gigil, eh, no. So yun yung nagagawa. Pero bago, marami pala nagtatanong sa atin bago tayo magpalaot. Marami nagtatanong sa bakit daw hindi ako nag-ano ng video. Alam niyo nung nagsisimula ako, nagbi-video rin, nagpapakita rin ako ng video, no. Yung isang video ko umabot, dalawang video ko actually umabot ng million views. Pinicture ko yung video ni Manny Pacquiao versus sa Oscar De La Hoya, tsaka yung ano pa isa, yung Pacquiao versus mayayabang na boxers, no. Kaya lang, dahil hindi yun, doon ako na ano ng, hindi pa kasi ako partner ng YouTube noon. Ibig sabihin ng hindi ka pa partner ng YouTube, wala ka pang mga commercial, wala ka pang mga ads, no? So nagsisimula pa lang ako, atuwan-tuwa ako kasi million views eh. Yan, 2 million views yung na ano ko. Kaya lang, sabi ni YouTube, hindi ka pwedeng maging partner namin kasi hindi lahat ng ginagamit mo ay iyo. So yun yung copyright. Naka-copyright kasi yan eh. Kaya kung papansin ninyo, okay lang yun sa iba kasi lakasan ng loob. Eh yung pinanunod ko nga na nagpapayo tungkol sa copyright na isang abogado, nagsabi siya ngayon na ang higpit na raw ng YouTube. Tapos yung mga ano kasi yan eh, yung mga sobrang yaya, yung mga malalaking kumpanya, pag claim nila may ginamit ka lang na kaperaso. Ako sinubukan ko rin eh, claim ka agad ni Alhaimon, di binura ko na lang. Ibig sabihin, yung konting PBC na clip na kinuha ko para picture ko sana, kailan lang yun, mga 2 months ago, inabisuan ka agad ako ng YouTube na i-claim yan ng PBC dahil hindi yan kanila yung pag-aari. So ang ginawa ko, binura ko na lang at tinanggal ko yung parte 30 seconds, tapos i-claim mo na yung, kung kikita mo yung video ko, lahat ng ads mapupunta na ron sa pinagkunan mo. Meron nga sikat na video ngayon, 100, basta million na yung views. Tapos, kiniklaim na nung napakanta lang yung mga involved doon, kumanta lang ng isang linya lang sa, syempre copyright yung song eh. Kiniklaim na nung ano, nung may-ari ng kanta yung buong kita. Eh kung million yun, imagine ninyo kung gaano kalaki yung kita nun. Sa Amerika pa. O dito lang naman sa Pilipinas kasi iba yung rate natin sa YouTube kaysa dun ka sa Amerika nag-YouTube, no. So maswerte yung mga Pilipino na nakabase sa US tapos nag-YouTube sila. Mas malaki ang kinikita nila. Ako naman, konti lang. Kaya nga kung sinusuportahan niyo to, gusto niyo tayong magtagal, medyo panoorin yung mga
videos ko. Tapos baka mamaya, kasi nag-apply na ako ng merch t-shirt. So isusuot ko yung t-shirt. Dalawa kasi yun eh. Yung t-shirt dito, yung pang-Pilipina sa Lazada. Pero hindi ko pa nakukontak yung Lazada. Pero sa US tsaka sa Europe, yung merch ko dyan, dyan din sa YouTube. Hindi ko pa alam kung paano eh. Basta ganun lang, suportahan lang tayo mga boss para magpatuloy. Okay, punta na tayo sa aking yun no, kaya hindi tayo nagbibideo. Pasensya na kayo, yung mga nagbibideo na yan, lalo na yung mga bago nating mga sinusuportahan, marirealize din nila yan na hindi sila kikita o hindi nila pagkikitaan yung YouTube nila, YouTube channel. Eh ako, gusto ko kumita eh, diba? Sayang naman. Ang dami naman viewers na nagugustuhan. Yun lang naman yun. Hindi naman tayo mukhang pera. Kaya lang, alangan naman mga Amerikano lang ang kumita. Siyempre tayo rin. Okay? So, para tuloy-tuloy lang yung ating videohan. Suportahan lang tayo mga boss. Okay. Isa sa mga, hindi niya lang inaamin na hater siya, yung editor-in-chief ng Ring Magazine, no? Ang kaya nga nito, punto per punto, sasagutin natin si Doggy Fisher na sa kanyang mga banat sa ating pambansang kamao. Isa-isay natin ha. Si Manny Pacquiao daw ay 8 to 10 years out of his prime, no? Sabi ko, ang tagal naman nun. 8 to 10 years. Kaya para, siyempre, hindi naman basta editor-in-chief ng Ring Magazine. Alam niyo ba Ring Magazine? Yan yung Bible ng boxing, no? Editor-in-chief ka, magsasalita ka na 8 to 10 years nang wala sa prime si... Ibig sabihin, bakit nananalo si Pacquiao? Kung ganun na akusasyon mo, malamang pipitsugin yung mga nakakalaban ni Pacquiao. Kaya siya nananalo yung frame na yun, no? So kung 8 to 10 years... di ano yan, 2009. So, dali lang naman mag-research ngayon. Tignan ko yung boxing record ni Manny Pacquiao. Yung box rec, doon ako tumitingin. Kaya yung nagsasabi na ang huling laban ni Tim Bradley, si Brandon Rios. Maniwala po kay sa akin, si Manny Pacquiao po ang huling laban ni Tim Bradley. Kasi nasa record yan eh. Pwede nyo naman box rec of Tim Bradley. O yun, makikita nyo na yung huling laban niya si Manny Pacquiao. Para matapos na yan, ang dami pa rin nagkukomento na parang, hindi na po parang, talagang siya yung huling laban. Okay, sa boxing record ni Manny Pacquiao, punta tayo. 10 years, di 2009. Ibig sabihin, kung maniniwala tayo rito sa Ring Magazine editor, out of prime na si Manny Pacquiao nung 2009 pa. O, di ba? O, sige. So, ibig sabihin, etong mga itong mga kinakalaban ni Pacquiao, pipiktugin. Kaya siya nananalo. O, di ba yun yung ibig sabihin nun eh? Kasi, ilan lang ba talo ni Pacquiao mula 2009? Konti lang naman. Pero kung out of prime shot nananalo siya, pipiktugin siguro yung nakakalaban. Isa-isay natin yung pipiktugin na yan. O, para babasahin natin. Magsalamin muna tayo. Okay. Ito yung ayon sa pagkakasunod-sunod sa mula 2009 hanggang sa kay Mayweather na lang. O, ito, 2009, Hatton. Ito yung mga pipitsugin daw kung maniniwala tayo sa editor na Ring Magazine. Ito yung mga nakalaban ni Pacquiao nung out of prime na siya. Si Hatton, si Cotto, si Clotty, si Margarito, si Mosley, si JMM, si Tim Bradley, 1-2-3. Si Brandon Rios, si Chris Algieri, at saka si Floyd Mayweather. Yan ba mga boxer na yan? Na nakalaban ni Pacquiao? Mula 2009 hanggang sa 2015. Pipitsugin. Paano mo sasabihin na out of prime na si Pacquiao? 8 to 10 years ago. Okay? So, unang punto yan ng editor-in-chief ng tsaka talaga Ring Magazine yan siya editor-in-chief Ito pasakalian niya, if Pacquiao defeats Thurman as most fans of his and media believe he will. Okay, pinutol ko na kasi yun yung bias niya di ba? Pag nanalo daw si Pacquiao katulad
ng paniniwala ng maraming fans at ng media. Yun yung paniniwala niya. Ang naniniwala lang, yung mga fanatic, maraming fans si Manny Pacquiao. Kaya raw, yun yung lang maniniwala na mananalo si Pacquiao. Hindi ka ba nagtaka? Dog Fisher. Napakatagal niyo nang binabanatan sa Ring Magazine si Manny Pacquiao. Napakatagal niyo nang minamaliti. Pero bakit hindi nababawasan yung fans, 'di ba? Hindi naman kayo nagpapasya eh. Luma na 'yung style nung nagbabasa yung mga tao. Nanonood sila ng video. Oh, ngayon lang, 'di ba? Nakita niyo, 'yan ba mauuto mo yung mga fans? Nakikita naman nila sa YouTube video kung paano nag-training si Manny Pacquiao kumpara sa training ni Keith Thurman. Doon pa lang makikita mo na yung diferensya eh. Di ba? Okay. Kaya nga, biglang bumaliktad eh. Yung Liamado, naging Liamado na ngayon si Pacquiao. Ano sabi ni Pacquiao? Sa mga fans yan, nakikita ng fans kung paano ako mag-training. Talaga naman eh. Panoorin mo lang yung training nila. Huwag ka lang makinig kay Turma. Kasi sa bunga nga ni Turma, puta, panalo na siya eh, di ba? Pero pag panoorin mo yung training nung dalawa, talagang... Yun. Tapos media. Kasi yung media nga yung nakababad. Sino ba nagko-cover ng mga training na yan? Sino yung nagko-cover? Yung media kasi, palibasa ikaw hindi ka nagpupunta. Hindi mo kasi pinupuntahan si Pacquiao. Hindi mo nakikita sa actual. Umiiral kasi yung pagiging African-American mo. Nakampi ka kagad sa kalahi mo. Puntahan mo si Pacquiao. Lahat nung nakikita si Pacquiao na nagtitrain, talagang nagbabago ng pananaw sa buhay. O, di ba? Puntahan mo lang at hindi mo marirealize na 40 anyos na pala yan. Okay. Eto na yung lusot, no? Sabi niya kasi, yung nagtatanong. Actually, sa ano to, Doggy's mailbag. May nagtatanong tapos sinasagot niya. Kung mananalo ba si Pacquiao, neto, sabi nung nagtatanong, kung mananalo ba si Pacquiao kay Thurman, ma-elevate ba yung career ni Pacquiao in another level? Diba? Sabi niya, hindi ako naniniwala. Una, si Thurman, wala naman nagsasabing si Thurman ay great boxer. Kita mo, no? Kung manalo nga si Pacquiao, mamaliitin pa rin niya kasi hindi naman sinasabi, wala daw nagsasabi na great fighter si Keith Thurman. Kung hindi pa great fighter yan, sino pa sa panahon ngayon? O di dominated pa rin pala ni Pacquiao kung hindi sila great fighter, no? Ang ideya niya lang, ang mangyayari lang daw kay Pacquiao, hindi siya naniniwala na ma-elevate yung status o yung level ng ano tawag dito, yung career ni Pacquiao, no? Naniniwala lang siya na ma-extend lang kasi nanalo si Pacquiao, ma-extend. At saka magiging bargaining power niya yan sa negotiation niya kay Spence or kay Floyd Mayweather kung magkaka-rematch sila, no? Tignan niyo nga tong pag-iisip niya, no? Ma-elevate yung career ni Manny Pacquiao kasi sino bang 40-year-old na boxer ang lumalaban pa sa top level, no? Lahat top level yung competition ni Manny Pacquiao. Hindi naman pipitsugin yan si Keith Thurman. 40 years old, lumalaban ka sa batang-batang undefeated champion. Si Manny Pacquiao lang yan. Kaya aakyat na to the level ng 8th division world champion siya ngayon. Madadagdag pa yun sa bibihirang na, yun, bihira na makaabot yun. Yung pang maging champion ka, talunin mo yung mga undefeated. Pani-undefeated itong tatalunin ni Manny Pacquiao eh. Mga undefeated champion sa level ng batang-bata sila at sa prime ng kanilang karir. Hindi mo pa ma-elevate si Manny Pacquiao. Kung meron lang nga na active pa na pwede nang ilagay sa ano tawag doon? Mamaya may isip ko rin yun. Punta naman tayo sa iba. BADA. Yan. Sa issue ng BADA. Testing. Ano to eh, no?
sabi ni Manny Pacquiao tsaka ng kampo niya, eh nagkasama si ano sa clean boxing, nag-volunteer yan si Manny Pacquiao yung sa BADA. Anytime pwede siyang i-test, drug testing si Manny Pacquiao. So naka-enter siya riyan. Yan sinasabi ni kampo ni Manny Pacquiao. Sabi ni Doug Fisher, bakit nananahimik yung PBC tungkol sa BADA testing, drug testing, at saka to si Kit Turman? Again, matagal nang resolve yan eh. Nanahimik na nga yung mga Mayweather eh. Pero hindi niya inakusahan si Manny Pacquiao, nagtatanong lang. O kasi pag inakusahan mo yan, mag-air